sa ating programa na ito. Of course, kwento-kwentuhan lang tayo rito, yung mga pinag-uusapan ninyo, yung mga, kuminsan, mga issues or even some of those big stories na pinagdidibatihan nga, ano, kung saan-saan. Pero sabi ko nga, sige na, magdibati ka, magkwento ka, huwag lang tayo mag-aaway, ano. Anyway, kasama pa rin natin dito si Rob Labagala and of course, si Mr. Anthony Maravilla, and we were talking about passion basketball, ang kalang involvement din, yung link up nila with hook up nila with passion basketball, was Jay Lucero. Oh, hindi kami nagugutom pag meron kaming sports region. Dami niya, no? Oh, di ba? Uy, tama, kumain ka. Oh. Yeah. Yes. Try me. Ito nga yun. Crispy tilapia na snacks. Saan kayo makakita niya? Kanin na lang. Crispy tilapia snacks na region. And syempre, yung watches. Andyan. Shirts. Kanina may mga hoodies pa sila. You could check it out sa kanilang mga social media accounts sa Instagram. Ano? Si Dela na Babu, Jay Lucero. Ngayon, balikan muna natin. Ano? Nakikita ko kasi na meron kang bodyguard. Ito bodyguard nga. Talikod ka muna uno. Yan. Meron kasing business din to. Yun nga yung gusto kong tanongin eh. No? Kasi nga nakikita ko doon sa kanya bodyguard. Little Rob's Cake House. At tanongin ko, makakatikim ba tayo lang? Yun. Nakikita ko sa ano social media cupcakes. Malagay ko. Business ni Missy. Okay. Invite mo sila doon sa... Oo, yun sa mga gustong... may mga events sila like weddings, birthdays, or mga baptismal na Father's Day. At kailangan, yun, Father's Day. Bigyan mo sarili mo ng cupcake. Yes. Yun, kung meron kasi silang mga event na gano'n, try to, ano lang, order kayo sa Little Rob's Cake House. Meron kaming FB page na Little Rob's Cake House. Pwede nyo isend yung gusto nyo yung mga design doon, and then, yung sila na mag-ano, kami na customize cakes. Idea naman yan ni YT. Little Rob's Cake House. Ayan. Pero hindi siya si Little Rob. Hindi siya. Si Big Rob siya. Big Rob! Nagkaroon ka ba ng moniker? Yun yung parang yung time ako nung nasa Inebra. Kasi na-build ko yung business na Little Rob. Yun yung time na nasa Inebra ako. And then I was known na yung moniker na yun, parang Little Rob na tinatawag nila. So yun na yung nilagay ko na lang sa business na Little Rob. Nagaling pala yan sa mga barangay Hinebra Kings. Yung mga Cabricks. Little Rob. Nakakapanood ka pa ba ng BBA? Minsan-minsan. Nung sa summer, well, hindi na masyado ngayon. Siyempre, paano? Hataw siya. Umaga, tanghali, gabi. Nagari. Lunes, hanggang Linggo. May passion basketball. Ilan na ba yung passion basketball sa buong Pilipinas? Siguro kung sa venue, siguro ang mga nagawa ng mga different venue, siguro mga meron na kami mga 12 to 15 venues na nagawa. Pero kung ano, pag-uusapan yung mga camps na nagawa namin since from I started it in 2013. Kung mga 30 to 40 camps na. Nice. Congratulations. Yes. And, kumbaga, ikaw, Ace, more questions. Kasi, I played basketball since I could remember. Being an undersized basketball player, what was that like? Yan! Maganda yung tanong na yan. Diba sabi nila, basketball is only for the big men. Undersized. Diba? So, being an undersized siguro, pag every time kasi sinasabihin ako, na-challenge ako lang. Pero which is a disadvantage naman para talaga sa amin. Kasi kung hindi ka talaga yung, kanyari, let's say, extraordinary yung talent mo, yung thinking mo sa basketball. Like exceptional. Yes, kung hindi yung puso mo, mahina yung puso mo, tapos ang puhunan lang natin is skills lang eh. Skills lang talaga, yun lang ang pwede mo puhunan. Kaya mahirap siya. Pero kailangan mo maniwala sa sarili mo. Yun lang siguro ang pwede kong mabigay dun sa, yun, let's say, limited lang yung size. Kailangan natin maniwala sa sarili natin na kaya natin makipagsabayan sa kanila.
yun. Kumbaga sa hilig ba naman ng Pilipino mag-basketball, yes. Eh, kahit na gano'n lang siya kalaki o kaliit eh, no? If he wants to play, he will go on playing, di ba? Yes. So that's a nice thing, no, to pick up from Rob nga dun sa kanyang paglalaro, ano? Sa PBA pa. Yung iba nga malalaki, hindi pa umabot ng PBA, di ba? Kaya yun nga yun, dapat gawin yung mga magulang i-enroll na. Sa passion. Alam mo bakit? Alam mo bakit? PR? Talaga yung isulito ng Little Rubs eh. Little Rubs eh. Tapos i-hook up na sa PYD. Naka-hook up na. Naka-hook up na. Ang passion sa PYD, naka-hook up na. Na-discover ng talents nila. Ano daw una? Ano daw una? Dapat? Siyempre, kailangan mag-aral ka muna. Yes. Yes. Pero ang importante, yes. Bagong varsity player yan, si Perry ng Lasal Green Hill. Ako ang mag-aaral. Ikaw, mag-aaral ka muna. Ayan. So, yes, Papa. Anything else, Coach? Well, basically, siguro, sa akin lang, no, baka gusto mo batiin yung mga kababayan mo sa Cebu na mga naniniwala na isang idol ng Cebu eh. Ng ano ng Cebu. Alam mo, natatanda ako 2003 magkasama tayo sa UA Red Warriors kay Coach Boy Samar. Ganun na katagal. Natatanda ko na. Batang-bata to, fresh from UB, di ba? 16 years old. Kasabay nito si James Shaw, Paul Artadi, Dino Canyaleta, Tubin. Ang hirap eh. Ang hirap umiping. Ang hirap na pinagdaanan nito. I still remember him crying almost every game kasi napapagalitan. Pero marami itong ano eh, hindi naniniwala mga tigas Cebuano sa kanya noon. Pero you prove them they're wrong. So ngayon, siguro pinakamaganda, pasalamatan mo yung mga tao nagtiwala sa'yo at saka yung mga iniidolo ko. Magsalita ka na dialect na Cebuano, huwag kang mahiya. Magpasalamat ko sa mga tao na itabang sa ako nga makaabot ko sa PBA. Siguro una-una itabang sa ako is si Jesus Christ. Siya talaga nag-guide, siya gyan nag-guide sa ako. Ha. Same time, second kong pasalamatan yung parents ko. Kasi lagi nang ang huwag ni Supo sa ako ha, nga makaabot ko dito sa PBA bisag wala may yamo. Okay? So, kahit pa sa mga tao nga nagtabang na ako, ako mga relatives, mga amigo na mga nga naniwala sa ako ha, kung sa ako ang kakaya na. Tapos yung mga uban po nga nag-criticize ako before, pasalamat po ko sa ila kay moment na yun ang nag-challenge ako. So, sa tanan nga tao na involved sa ako, negative or positive, thank you sa ila. Si Mr. Marabilla, ano, you can invite them sa Passion Basketball and also dun sa Pinoy Dreamers para mas maniwala sila na character ang importante. They talk about the parents' responsibility to encourage your kids to get into sports. Sa mga parents, kung nakita nyo na gusto ng anak nyo, yung basketball, may potential sila, nandyan yung passion basketball, nandun yung PYD. Number one dyan yung support natin sa mga bata. Yes. Nandyan, para at least magkaroon sila ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung gusto nila. Yan na naman ang ano natin eh, yung maibibigay natin sa kanila, yung support natin na kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin para maabot nila kung talagang gusto nila talagang umagat sa basketball. So, yun lang ako, yung support ko kay Perry. Kay Perry, talagang alam ni Coach Rob yan sa umpisa pa lang. Coach Beaujing. Gusto niya ng basketball. Sabi ko, gusto mo ng basketball. Okay, sige. Hanapan kita ng magandang program. So, nakapunta kami nang sa Green Hills. Hinintroduce ko siya. So, at least ngayon, sumasama sa training ng Team B ng 0506. Alright. Sana maging estudyante ko to. Oh, si Coach pala, ano to, teacher to sa Lasal Green Hills. Pag may problema, punta ka mukha ganyan. Pagka-absent, ikaw naman nag-basketball. Actually, may story kasi ako. Yung ano, una ako mag-basketball. Yeah. Noong 8 years old kasi ako, sa barangay namin may camp. Noong nag-practice ako, parang first day nag-ayaw na ako, hindi na ako bumalik. Pero noong umpisa na ako ng 10, inibita ako ng pinsan ko sa liga. Nung nag-game na, halos mga quarter, naka-stay lang ako, walang ginagawa, parang start ko. Parang tumakbo lang ako, depensa-opensa. Kaya tinendron lang ako ng body
Nag-umpisa ako sa Camdang school ko, old school ko, St. James. Tapos nag-umpisa ako sa Spalding. Oh, tapos nang napunta na ako kay Coach Rob. After a few months, napunta na din ako kay Coach Woody. Ayun! Alakala na si Pepe. Ang ganda na journey mo agad. Ang dami napunta ang camps hanggang south. Naglaro kami doon. Kanyake, Alabang, lahat. Ito si Tate, pagdating mo ng college, ang course mo, public relations, ha? Tara, alright, so ayan, naka isang episode na naman tayo, ha? Itong ating sports all-in. And of course, once again, maraming salamat sa ating mga guests. Huwag mo kayong mag-alala dahil actually, marami pa kaming pinaplano, baka sinasabi naman ninyo, puro basketball lang naman itong sports all-in. Mamaya, meron kami. Halo-halo. Ayan. Episode. Meron. Marami kami niyan. Ha? At saka, sabi nga namin, if you want to get in touch with us, you want to make suggestions, you have questions that you want to be answered, and not only that, you also want to help us improve what we're doing here para sa sports all-in. Coach Beaujing. Just like our Facebook, sports all-in, ang ating Instagram, SAI_2017. At saka ating Twitter at saka YouTube. Dami. Coach Chris. Uno! Dos! Sports All In sa Facebook. Yan. Alright. So, thank you very much once again for watching. Pretty soon. Lagi naman, kung nakadikit lang kayo sa inyong mga social media accounts, malalaman at malalaman ninyo. Baka nga, mamaya alas 12 ng gabi, sasalubukin namin ng Father's Day. Happy Father's Day! Alright. Yeah. Thank you very much for watching. We'll see you soon once again. Ito po ang Sports All In. #SAI!